Isang mapagpalang araw sa atin po lahat at ngayon ay araw ng Linggo, araw ng ating pong pagsamba sa Panginoon at wini-welcome po kayong makiisa sa ating pagsamba sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, uuunahin natin siya at ang kanyang katwiran, lahat ng bagay ay kanyang idaragdag sa atin. At ngayong umaga ay narito po tayo sa Manna of Everlasting Life Church dito po sa isang church natin sa Mamating. Ito po at siya ay under construction. So, kayo po ay welcome na makiisa po sa amin sa araw ng pagsamba. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Yes. Are you blessed? Amen. And this week, and we are all blessed, di ba? Always. Always, kung nangyate. Yes, we claim it. So, sa umaga pong ito, tayo po'y sama-sama magpuri sa ating Panginoon. Amen? Tatama na nga nga oras ko, tatay manantay oras nga. Pinagtagal tayo dito sa mga tanawas naman. Ipadayakya tayo manantay na aramidan niya po di buuman nga Domingo nga nararamid tayo. Nagiging aramidan naman nga masaya at ipinagbiyag tayo. Amen. Salamat. Ako ay talagang patuloy na pinabago ako ng Panginoon. So, praise God sa talagang kaibuti ng Panginoon, ano. So, nung alam niyo naman po nung mga tagawamating nung unang is, nung unang alis ko is, ano, hindi po na tuloy. Siguro hindi will ng Lord sa Saudi ko. So, ngayon po, praise God, may visa na po, malinis na po. Ang nakamiliplipatan, size 11. So, God is good talaga. God is good. At may sakot na agyabyaman hindi kinaimbab ni Apo Diyos patuloy na dalagalusan natin ipapaimatang natin kinasayaan na iti panabiyag buking iti panabiyag iti buong paligyo. Anyway, God is good talaga, di ba? All the time, He is always. Let's just wait for the blessing and the blessing will come. Hindi naman po lahat ng buhay, hindi naman po sa lahat ng buhay ng isang Kristiyano ay puro pagsubok. Hindi rin po lahat puro blessing. Pantay lang yan. Kumbaga, balance. Balance lang po. Isa po ako na magpapatunay na napakabuti ng Panginoon sa mga anak niya. Isa po ako sa lima na kumlaw. Eh, mga ganti, minamintas ng blooming tayo mga pastora. Pastora Banji. Praise God. Purihin ang Diyos. Isang magandang umaga po sa ating pong lahat. Ayan. So, mas maganda pa po kayo sa umaga. Amen. Yes. Purihin ang Panginoon. Palakpakan nga natin ang ating Diyos. Amen. At buhay na buhay ang bawat isa po sa atin ngayong umaga. Alam ko, pansin po natin lahat ng ating pong church ay level up na po siya. At bawat isa rin po sa atin, nakikita ko nagle-level up din po yung ating pong faith at paglilingkod sa ating Panginoon. Amen! Praise God! So, purihin ang Panginoon. Meron po bang sa kauna-unahang pagkakataon ay nakadala sa ating pong gawain bago po tayo magpatuloy? Si Mother? Second time na po pala. Ayan. Sa akin kasi, ang tingin ko first time pala kasi alam nyo naman, hindi ako laging narito. So, ang tingin ko yung mga bago is first time. So, salamat at narito. Welcome na welcome po bago isa po sa atin. At sa umagang ito, pagsasaluan po natin ang salita ng ating pong Panginoon. Amen. Sama na ang paghahayag ng salita ng Panginoon, makakarinig ng salita ng Diyos, kundi sa iba't ibang dako ng mundo. So, salamat sa Panginoon. Amen? So, praise God. Bago nga po tayo mag-start, ay yumuko po tayo, manalangin po tayo sa ating pong Panginoon. Sabihin nga po natin sa Diyos, O Diyos, ako po ay naririto ngayong umaga, sumasamba sa iyo, nagpapasakop sa iyong banal na kalooban. Marami pong salamat muli at idinako mo ang aking panyapak sa lugar na ito. Hayaan niyo po ng Espiritu Santo
ang siyang patuloy na magbigay ng iyong salita sa aking puso. Mangusap ka po sa akin, Panginoon, at hayaan niyo po na iyong salita ay maitayin sa ikaituturan ng aking puso upang patuloy po akong lumago sa aking pagkakilala, sa aking pananampalataya at paglilingkod sa inyo. At O Diyos, ikaw na po ang bahala sa lahat ng aking kinakaharap na laban ng buhay. Alam ko, sa pamamagitan ng iyong presensya, pagtatagumpayan niyo po ako. Salamat, Panginoon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. So, purihin ng Panginoon, ngayong pong umaga ay tayo po'y magkulay-kulay ng salita ng ating pong Panginoon at yung pagpapala na tinanggap ni Abraham mula kay Melchizedek ay maranasan din po natin. Ayan, so sa umagang ito, nais ko pong magbahagi ng salita ng Diyos mula po sa Genesis chapter 14, mula sa verse 17 until verse 20. Ano po? The blessings of Melchizedek to Abraham. At bagaman ito po yung title, i-claim po natin na hindi lamang po para ito kay Abraham ang pagpapala, kundi para sa bawat isa po sa atin na anak ni Abraham. Sabi natin, father of faith, no, ang ating pong father Abraham. So, makibukas po kayo sa akin mula po sa Genesis chapter 14, verse 17 to 21. So natin, Ilocano muna. Alam ko wala yata ko sa Google yung 7, yung ano, no? Ilocano. Kunan na nito eh. Hindi absorbli ni Abram. Abram is Abraham. Kalpasan ti panang parumek na kini Kedor Laomer, kanda gitita duma nga ari, sinabat ti ari ti Sodoma ijay kanak ti Salem. Nangyermet ni Melchizedek nga ari ti Salem, kan padi pay iti kangatwa nga Dios iti tinapay kan arak ken ni Abraham. Indawat ni Melchizedek ang mabindisyonan ni Abraham kat kinunana, sapay kuma tatibindisyon ti kangatuan a Dios ni Abraham. Madaydayo kuma ti kangatuan a Dios anang ter iti panagbalaygin kanagiti kabusor mo. Kat inter ni Abraham ken kuana iti apagkapulo iti amin a sinamsam. Tapos sa Tagalog, sabi po ganon, yan, okay lang muna. Sa pagbabalik ni Abraham, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng sable na tinawag ding libis ng hari. Dinalan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at ala, at pinasbasan. Pagpalain kanawa ang Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa, puruhin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanilang samsam mula sa labanan. Purihin ang Panginoon, okay? Para lubusan po natin maintindihan ang ating pong pag-aaralan, ngayong umaga ay magbibigay po ako ng background kung papaano po ang sitwasyon na ito, dumating sa sitwasyon na ito. So ito hong si Hari Kedorlaomer, kasama niya yung mga iba pang hari, niluso po nila ang Sodoma. Yung Sodoma po ay naroroon yung pamangkin ni Abraham. Sino yung pamangkin ni Abraham? Si Lot, ano po? So pati si Lot po ay dinakit siya. So kinuha po ngayon si Lot kasama yung mga atiga Sodoma. Now, eto hong si Abraham or si Abraham ay hindi niya kayang tiisin na ang kanyang pamangkin ay nadakit. So gumawa po siya ngayon ng paraan para makuha ang kanyang pamangkin. Kaya ang kanyang mga tauhan, 318 na mga tauhan ni Abraham. Remember, si Abraham hindi naman po siya hari, pero ngayon lumusog po siya
sa Haring Kidorlaomer at lahat po ng mga haring apat pa na lumusog doon po sa Sodoma para po sa ganun maibalik ang pamangkin. Okay? So ang kanyang mga tauhan, eh, sila po yung mga nag-aalaga ng kanilang mga tupa, no? Pero sila po ay trained din na makipaglaban. So sila po ay pumunta doon. At ang nangyari po, to cut the long story short, kasi hawa tayo doon, ano ha? So, nagtagumpay ito hong si Abram. Bumalik po siya, sinalubong po siya ng hari ng Sodom, na kung saan doon nakatira si Lord, at binati po siya, at hindi lang po siya. Now, dito po sa verse 18, makikita na po natin ngayon dito, ano po? So, punta po tayo doon sa verse 18. Out of nowhere, nagpakita po ito hong si Melchizedek. At ito hong si Melchizedek, dinalahan po siya ng bread and wine. Uh-huh. So sila po ay nagkaroon ng pagsasalo-salo. Okay, kilalanin natin. Sino nga po ba itong si Melchizedek? Okay, si Melchizedek, ang sabi po ng ating binasa, he is the King of Righteousness, King of Salem, and at the same time, he is the priest of the Most High God. Sa Biblia, tingnan po natin kung sino po siya. Okay. Sabi ho ng mga theologian, mga Bible scholar, ito ho si Melchizedek, siya daw po ay typology of Jesus Christ. No? Katipo ng ating pong Panginoong Hesukristo. Or sabi po ng iba is foreshadow of our Lord Jesus Christ. O kaya ito po ay aniniwan ni Apo Hesukristo. Now, ang sabi po ng ating pong isa sa mga pinag-aalala sa AMI, si Dr. Wang, si Melchizedek ay siya rin po ay walang iba kundi si Jesus Christ. No? So Melchizedek is the pre-incarnated Jesus Christ na kung saan nagpakita kay Abraham doon po sa Old Testament. Sa Old Testament, hindi pa po naipapanganak si Jesus. Amen? Sa New Testament po lamang, noon siya po ay pinanganak ng isang birhen. Ano po? So, now, to confirm na ito hong si Melchizedek ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Basahin po natin doon po sa ating pong doon po sa ating PowerPoint, Hebrews chapter 7, 1, 2, 3. Yan. Okay. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya. 2. Na siya namang binahagian ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat na kung sasaysayin, una-una, siya'y hari ng katuwiran at saka hari naman sa Salem na sa makatuwid ay hari ng kapayapaan. So kung atin hong titingnan, no, na-observe niyo po ba na yung Hebrews chapter 7, 1 to 3 or 1 and 2, ito po yung sinasabi ng Genesis chapter 14, 17 to 18. Ano po? Diba? Makita natin yan. Ano po? At ano pong sabi ng verse 3? Na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimulan ng mga araw ni katapusan ng buhay man. Datapwat, naging katulad ng anak ng Diyos, ay nananatiling saserdote magpakailanman. Amen. Okay. So makikita po natin na sinasabi ng banal na kasulatan na ito hong si Melchizedek, walang ina, walang ama, walang pinagmulan, pero wala din po siya katapusan. Hindi makikita kung saan siya ninuno. So doon po natin nakita na kung saan out of nowhere, andyan na po si Melchizedek. At tinawag po siya hari ng King of Righteousness, King of Salem. King of Salem, Shalem, or King of Jerusalem. Jerusalem is King of Peace. No? King of Peace. No? From the word yung Jerusalem. Salem is from the ancient word
Jerusalem, no? And also at the same time, pari siya ng kataas-taasan o saserdote ng kataas-taasan Diyos. So, ang role po rito ni Melchizedek ay king, and at the same time, siya rin po ay priest. Okay. So, wala naman pong ibang mas tinatawag natin King of Righteousness. Wala nang ibang mas matuwid pa sa lahat ng mga hari, kundi ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? Yan. Para ma-establish po natin ang katotohanan na ito, kasi dinidiscover pa po natin kung sino ito kung si Melchizedek. Ano po? Okay, makikita po natin sa John chapter 8, 56 to 58. Okay, ano po sabi? Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Okay, sagtin mo na. Makita ko natin dito, ano yung pinabanggit niya? Natuwa si Abraham sa kanyang pagdating. Sino ang nagsasalita po dito? Di po ba si Jesus? Kailan ba nag-usap ito hong si Abraham at si Jesus? Kundi doon po sa Genesis chapter 14, noong si Melchizedek. Di po ba? Yan. So ano hong nangyari noon? Di ba? Ito hong si Melchizedek ay binigyan niya ng bread and wine si Abraham. Natuwa na sinalubong siya ni Abraham. Okay. Sige, tuloy-tuloy sis. Nakita niya ito'y at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakikita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Okay, ako ay si ako na. So si Jesus, I am who I am. So siya po yung nakausap ni Abraham. Nagtatanong ang mga Hudyo, no? Paano mo sasabihin? Bata pa si Jesus. Mga more or less, nasa 30 plus siya nung panahon yun. At sinabi mo, nakita mo si Abraham. Paano mo nakita si Abraham? No, hindi pa sila hindi pa siya naipapanganak noon. Pero sinasabi niya, ako isa ako nga. So makikita po natin na si Melchizedek and Jesus Christ, si Melchizedek po ang pre-incarnated Jesus Christ ng New Testament. Not reincarnate into human form to meet Abraham at batiin po sa kanyang pagtatagumpay. Amen po ba? Wow! Ito po ay isang napaka malalim na katotohanan mula sa salita ng Panginoon. At sila po'y nagkaroon ng pagsasalo. Diba? Bread and wine. Ginagamit po yung bread and wine. Wine na ito po ay hindi po yung iniinom na meron pong alcohol, na fermented, na may alcohol, na po, hindi po ito yung wine. Kundi ito po yung wine na kung saan out of the grape juice or yung mga bunga ng prutas na pinaspaslaan kakansa. So, yung sudijay, yung wine, ipagbaga na tisasao ni Apo Diyos, non-fermented. At ito po'y nakita po, na ito po pala yung kauna-unahang communion, no? First communion, si Jesus at si Abraham, our father Abraham. So, siya po ang tinatawag na the highest priest, no? Kataas-taasang hari, kataas-taasang pare, saserdote, no? At kataas-taasang Diyos, siya po ay hari ng katuwiran at hari ng kapayapaan. Ayan. So, what Melchizedek have done to Abraham? Ano mo ba ang ginawa ni Melchizedek to Abraham? So, na-establish na po natin that Melchizedek is the same as Jesus Christ. Now, ano ho ang kanyang ginawa? Number one is, he gave him victory. Di ho ba si Abraham ay nakipaglaban? Hindi po siya hari. Nilabanan po niya ang mga hari. At sa pagsama sa kanya ng Diyos, siya po ay nagtagumpay. Amen? Nagtagumpay sa labanan. Kaya masaya ang hari ng Sodoma kasi nailigtas niya yung pong mga kasamahan din ni Lot. Okay? So makita po natin na ito hong ordinaryong tao na si Abraham ay tinalo
Tayo man po'y katulad ni Abraham, isang ordinaryong tao. May ordinaryong pagkakilala sa atin, may konting lakas, hindi katulad ng mga hari, no? Nakilala na sila po ay kanya, mga malalakas ang kanilang kaharian, kahit po kayo isang ordinaryong ang mamamayan, ordinaryong tao, Kristiyano. Pero kung ikaw naman, kinikilala mo ang hari ng mga hari, ang King of Righteousness, sasamahan kanya anumang laban ang iyong tinatahak. Amen? Anumang mga challenges sa ating pong mga buhay, hindi ko alam kung gaano kabigat at kahirap ang inyong pinagdadaanan ngayon. Hindi ko alam kung gaano kagulo ang mga circumstance na inyong mga kinakaharap. Pero kung ikaw ay nagtitiwala sa hari ng mga hari, ang Diyos na sumama kay Abraham, alam kong sasamahan ka rin niya sa laban na iyong kinakaharap. Upang tulad ni Abraham, nagtagumpay siya, magtatagumpay ka rin sa laban ng iyong buhay. Amen? Kaano man ho kadiling ang hinaharap mo, no? Sa buhay, hindi kanya pababayaan. Siya na Diyos na tumawag sa iyo. Siya na Diyos na sumasama sa iyo. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Tumawag ka lamang po sa Kanya. Sapagkat siya yung Diyos na nagsabi sa Kanyang salita. Jeremiah chapter 33 verse 3. Ano ang sinabi ng Diyos? Tatawag daw tayo sa Kanya. Call! Tumawag tayo sa Kanya any moment, anywhere. Samang ikaw naroroon, no? Ano mang oras na kailangan mo siya. Lord, help! Lord, tulungan mo ako! Lord, samahan mo ako! Lord, protektahan mo ako! Call unto me, ang sabi ng Panginoon, and I will answer thee. Nangako siyang sasagutin kanya, tutugunin kanya, at ipapakita niya mga kamangha-manghang bagay na hindi mo sukat at alam. The only thing is you have to call upon Him. Call upon the King of Kings upang siya ang tutulong sa iyong buhay. Amen. Alang sabi po niya, okay, next, tingnan po natin ang sabi niya, next. Sabi po niya kay Joshua, si Joshua ay isang kabataan ng panahon na yun. Hindi pa sanay sa pagkikipagbaka. At sa kanya hong buhay ay mayroon din pagkatakot, madali hong madismaya. Pero ang Diyos na sumasa kanya, sumasama sa kanya sa labanan, lagi siyang pinapalakas. Lagi siyang ini-encourage at ang sabi niya, no man will be able to stand before you, ang sabi niya kay Joshua, all the days of your life, just as I have been with Moses, I will be with you, and I will not fail you or forsake. Ito ho'y pangako ng Panginoon. Walang sino man ang makakayang gabihin ka. Walang sino man ang maaaring itumba ka. Ang pangakong ito hindi lamang po kay Joshua. Ang pangakong ito ay para din po sa bawat isa sa atin na sumasampalataya sa ating Panginoon. Nang sinasabi niya, no man can stand against you. No? Dahil ang Panginoon ay sumasayo. Just have faith in Him. Sapagkat kung paano niya sinamahan ang mga sinaunang lingkod ng Diyos. No? At sila po ay nagtagumpay tulad po ni Abraham. Sasamahan ka rin po ng ating pong Panginoon. Ang sabi niya, I will be with you. Ibig sabihin, kasama po siya. At ang sabi niya, I will not fail you and nor forsake you. Hindi niya hahayaan na ikaw ay bumagsak at hindi ka niya rin iiwan. Joshua chapter 1 verse 9. Alam niyo po, kung babasahin niyo lamang po ang chapter 1 ng Joshua, makikita mo how many times ini-encourage ng Panginoon si Joshua. No? Be not afraid. Do not be dismayed. Do not be discouraged. Ang dami po niyang sinasabi. At ang sabi po niya dito, be strong and courageous. Kasi, oo, totoo po. Alam niyo, kapag ikaw ay nasa gitna ng labanan, no?
No, minsan nakakaroon daw po tayo sa ating pong physical na pangangatawa ng Panginginan. And there are times, ang atake ng kaaway yung ating pong mind. No, aatakihin niya yung isipan natin at ang siksik ng tiyablo, yung pong mga negative po dyan, hindi mo kaya yan. Wala. Give up ka na. Hindi mo na kaya. Ganyan po ang mga ginagawa ng kaaway. Pero ang encouragement ng Diyos sa atin, be strong. Magpakalakas ka. No? Magpakatibay ka. Magpakatatag ka. Yan ang sinasabi ng ating pong Panginoon. Do not be afraid. Kasi ang dami nating takot sa buhay. Lalo na po ngayon, ano ho, na sinasabi nila, COVID, ay meron na naman ang chicken, ang monkey, tuloy na yung chicken box, monkey fox, no, mas malaki na siya sa chicken, no? Ang alam natin is chicken fox lang po, ano ho, o maliliit, eh monkey na, o grabe na. So, yan, ako, no, matatakot ka na rin lumabas, at hindi na makikihalo-hilo sa mga tao kasi merong monkey pox. Baka nga itong kasalubong mo, may monkey siya. Pag nakita mo, ganito tsuro na, ano? Kapag naman siya pagmumula ng monkey pox. Neto na mga ganun po. Pero hindi po, ang sabi ng Panginoon, do not be afraid or discouraged. For the Lord God is with you wherever you go. So, ibig sabihin sa manlakad mo, kailangan mo lang i-acknowledge siya para sasamahan ka niya, di ba? Pag lumabas ka, mag-pray ka na. Lord, samahan mo ako sa interview ko. Lord God, yung mga nag-a-apply ng trabaho, kahit abang ka lang kitang talon, kailangan mo kay kararam. Tadanapan kitang talon, apa nagdalos kitang talon, yung pinagdaldalos na, ay nanarugmaan na dahil tangabunan. Isa mo, kailangan mo iti abkararag niya. Sa tama mo di disgrasya, no? Kung meron lang ba nakakaalam, di ba, edi hindi na sana nangyari. Kailan ko ang aksidente, hindi natin namamalayan. That's why we have to pray. At ang sabi ng pangako ng Panginoon, I will be with you wherever you go. Amen! Yan! Kailangan ho natin i-acknowledge ang Lord para sasamahan ka niya saan ka man mapunta at pagtatagumpayin ka niya sa laban mo, sa interview mo, sa anumang mga tanim mo, even sa pagtatanim po. No, ho? Acknowledge mo si Lord. Pag-pray mo na yung tanim mo palalaguin ng Panginoon, pagpapalain ng Diyos. No? Lagi natin pag-pray, Lord, bless the works of my hands. Ano man ho yung mahawakan mo, nagtitinda ka man, hindi yan magtatagal, madaling maubos. Because you are praying. Sinasamahan ka ng Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Amen! Yan ang Diyos na meron po tayo. Hindi nang iiwan! Nung sinabi niyang, I love you to the fullness of His joy, na samahan ka po, no? Pero minsan sabi niyo, I love you, oo nga. Pero pagdating ng Panginoon, minsan yung nagmamahal sa'yo, nang-iiwan. Kaya sabi nila, wala daw forever. But kay Lord, na nagmamahal sa atin, meron pong forever, at forever niya rin sasamahan ikaw sa anumang buhay na itinatahak mo, mahirap man yan, tinik-tinik man yan, no? Sasamahan ka niya. As long as you have to stay with Him. Amen? Stay with Him. No? Manahan ka sa Kanya. Manatili ka sa Kanya. Kasi sabi niya, ang mananatili sa manatili tapat hanggang wakas ang siya maliligtas. Ano pa sabi ni Lord? If you remain in me and my words remain in you can ask for anything you wish and you shall have it. You shall have them. Amen? That is the promise of the Lord. Amen? Okay, let's go to the next. Sabi po niya, no, sa Hebrews chapter 4, verse 14. Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Amen? Okay? So, the great high priest, the high priest na sinasabi po rito, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? So, siya po'y napunta na sa langit, the Son of God. At patuloy na tayo po'y manatili,
manahan sa Kanya. Okay, at ang pangako po niya in verse 16, let us therefore approach the throne of grace with boldness, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Amen. May need ka ba? May need ka ba? Anong sabi niya? Approach. Let us approach. How we can approach the throne of God? No, we can approach the throne of God by prayer. No? Pagbabasa ng kanyang salita. We can approach the throne of God, the throne of His grace with boldness. Kung alam mo sa puso mo, wala ka namang tinatagong kasalanan. No? Wala kang kinikim-kim na sama ng loob. Yun lang naman ang mga hadlang nun eh. No? Kung wala yan sa puso mo, kasi yung sabi ng salita ng Panginoon, if we hide iniquities in our hearts, then the Lord will not hear us. Hindi na tayo maririnig kung tago mo sa puso mo ay kasalanan, no? Yan, hindi tayo maririnig ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, His eyes are open and His ears are attentive to the prayers that is made in this place or wherever you pray. Ang kanyang mata at ang kanyang tenga ay bukas sa ating pong pananalangin. But the only thing na minsan yung dinaririnig ang ating prayer is dahil meron pang tinatago kasalanan sa puso mo. Okay? So let's go to the next. Yan. Ano kong sabi sa salita ng Panginoon? The Lord will fight for you. You need only to be still. Okay? Si Lord, ilalaban ka niya. Ilalaban ka niya ng patayan. O di nga ba? Diba, inilaban niya talaga tayo ng patayan. Namatay siya. Hindi siya nagpakamatay. Inilaban niya ang kanyang pag-ibig sa atin, no? Upang tayo lamang po'y magkaroon ng kaligtasan, no? Mula sa bingit ng pagpunta sa impyerno. Anong gagawin mo ngayon kung paano na ibigay niya ang buhay niya? Ipinaglaban ka niya doon sa krus ng Kalbaryo hanggat siya'y mamatay. Ano ba ang kailangan mo? Kaano ba kahirap na hindi ibigayan ng Diyos? Kinaya niya ilabang kanya para magkaroon ka ng kaligtasan. Yung mga bagay na lang na maliliit na pangakailangan mo, simple na lang yan. Kaya sabi niya, just be still. Mahinahon ka. Huwag kang mangumpa. Huwag kang masyadong namang problema. Just be still and know that He is God and He will fight for you. Ano mang battle na meron ka, He is the King of righteousness. Basta nasa tama ka. He is the King of peace and will give you peace in your heart. No? Para lang po sa ganun, ay ikaw ay magtagumpay sa mga kinakaharap mo. Pero sabi ko, pag nasa katuwiran ka, because He is righteous, no? Pag nasa katuwiran ka, alam mo, tama. Yung ipinaglalaban mo, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Amen! Amen! Kasi natin yung meron tayo eh. Iba tayo, mga kapatid. Paano niya pinagtagumpay si Abraham, pagtatagumpayin na rin tayo sa ating mga laban. Okay? Sabi po niya na Deuteronomy chapter 3 verse 22. Okay, wala kang dapat katakutan dahil ang Diyos kaya kanyang ipaglaban. No? Ano bang fear natin? May fear ba kung tayo sa buhay natin? Pero ang sinasabi ng Lord, sabi niya, do not be afraid. Fear not. Huwag ka matay, no? Because the Lord will fight for you. Ang laban mo ay laban ng ating Panginoon. Amen! Praise God! Hallelujah! Isang revelation sa amin sa Panginoon. Yung si Abram, ginawa niya ang lahat para maagaw ang kanyang tamangkin, no? Si Lot. Talagang kailangan niyang lumusog doon, magipaglaban para lang po masakit niya ang kanyang pamangkin. Mga kapatid, ipaglaban natin ang mga mahal natin sa buhay. Huwag mong pahintulutan na mapariwala ang mahal mo sa buhay.
sa bisyo, ipaglaban mo siya. Paano mo siya ipaglaban? Idulog mo sa Panginoon. Iluhod mo sa ating pong Panginoon. Ipaglaban natin siya. We have to fight for them. But we will not fight them. Amen. We will fight for them. We will not fight them. Para pa ipaglaban natin sila. Ipaglaban mo ang kaligtasan nila. Ipaglaban mo ang protection nila. Ipaglaban mo ang karapatan ng mga mahal mo sa buhay. Basta't alam mo, nasa tama at ang Diyos ang mamumuna sa bawat isa sa kanila. He is our high priest. Ipaglalaban natin. He is our mediator. Itaas natin sila upang sa ganon, hindi lang tayo, kundi lahat tayo, mga kamag-anak natin, nadala po natin sila sa presensya ng ating Panginoon. So, pastor, yan. Number two, ano kong sabi? He is the provider of everything. Okay. What Melchizedek have done to Abraham? Pangalawa is, he is the provider of everything. So, makikita po natin na si Melchizedek nagdala po siya ng tinapay at ng wine. Okay? So, tinanong natin si Genesis, no? Si Genesis pa lang. Diba, ang ating pong teksto ay si Genesis. Ang Genesis, ito po yung the beginning. Pasimula pa lang ng Bible, ano po? Pero makikita po natin dito na ito hong si Melchizedek, nagdala po siya ng bread and wine. Nagkaroon na po sila ng communion with Abraham. And I believe this is the very first communion. So Genesis pa lang, no? So yung bread, anong sabi po? The bread, tinapay. Sino ang tinapay ng buhay? Yes, si Jesus. And the book of John, sabi niya, I am the bread of life. Jesus is the bread of life. No? Yung wine po, remember yung wine, ginagamit po ito sa celebration. Ano ba yung first miracle ni Jesus? Nakatanda niyo ba yung first miracle ni Jesus? Yes, the wedding at Cana. Uh-huh. So sakali nagkaroon ng kasalan at yung tubig ay nagiging wine. At sino ko ba yung nalasing? Yung mga nagsiselebrate. Wala nalasing. Yeah. Okay, ang wine po na ito ay for, ginagamit for celebration. No? Rejoicing. Uh-huh. So masaya sila. Pero iba na po ngayon yung sinasabi natin wine. Kaya pag sinabi ho natin ngayong wine, ang alam natin yung alak, yung arang ang makabarto. Nga nung nagagit ay nakainom, handa ang munti lumunda. Handa ba'y ang munti tantanang wataon ka? Handa mo'y magbagata. Kasi sa bali na DJ nga arang ka, ta fermented with alcohol na po. Pero ito hong wine na ito, ay parang grape juice lang po, parang juice. Uh-huh. So it is good for celebration. O kung ating pong titingnan, ginagamit din po natin yan sa communion. Huh? With our Lord Jesus Christ, na sabi niya yung pong pag-aalala. Why? Alam niyo po ba na yung wine na yan, pagdating ng panahon, we will have a great fest in heaven, great banquet in heaven, kalahat ng invited, we will rejoice. So makita po natin na yung provision ng Diyos nagbibigay sa atin ng kagalakan. Yung provision ng Panginoon nagbibigay din sa atin ng kasiyahan, mga kapatid. Kapag ikaw pinagpapala ng Diyos, di ba masaya ka? Meron mo bang pinagpala na nakasimangon? Ay, ewan ko na lang. Ang mga ganong tao ay walang grateful heart. Uh-huh. Wala silang puso mapagpasalamat na pinagpala ka ng Panginoon, nag-pray ka, natubunan yung pangangailangan mo, and all of the sudden, abriglamo ka pa, dyan na ipaiting ka nga bendisyon. Kanya nga, parang ano, hindi maganda, no? So, yan. God provided everything for Abraham. And also, yung pong wine na yan, ang ginagamit, syempre si Abraham galing sa Laban, yung pang-disinfect, no? Diba sa mga sugat-sugat. Ano po? Yan. Okay. Mga kapatid, kung paano ang Panginoon ay nag-provide
Right after ng labanan, wala nang tutulong. But nandun ang Lord, provision niya nandiyan. Ganun din po sa bawat isa po sa atin. Kayang ipagkaloob ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya sabi niya, huwag kang mag-alala. Huwag kang masyadong nag-aalinlangan. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Kasi darating din ang panahon na ikaw ay tutugunin ng Diyos kung ang puso mo, no? Abraham, remember? Abraham is a father of faith. Sumampalataya ka lang sa kanya and he will provide everything. Ito po si Elijah. Kasi ano, ito po. Si Elijah, right after ng kanyang pakikipagbaka rin, si Abraham galing sa labanan, si Lord mismo nag-provide sa kanya. Si Elijah, tingnan po natin sa susunod. Si Elijah po, galing po siya sa labanan. Pinatay po niya yung 450 na propeta ng Baal. So ito po mga propeta, kailangan nilang mamatay dahil magtuturo po sila ng mga maling pagsamba sa Diyos. After na pinatay niya yung pagkakagod siya, yes, kamadating yung time, napapagod din po tayo. Pero ang sabi ng Lord, punta ka doon sa Prokirit, doon ka muna magpahinga, doon ka muna mag-rest, matulog, gawin mo matulog, kumain. At ano nangyari? And the ravens brought him bread and flesh in the morning and bread and flesh in the evening. And he drank of the brook. Makita ko natin, nag-provide siya ng tinapay at karne. No? Sino ba nagdala sa kanya? Raven. Uwak? Yung uwak ay ginamit ng Diyos para magdala ng pagkain. Pero mo, siyempre, yung alam mo naman yung uwak, kinakain niya pagkarne. Diba? So nga, nadala kayo dito ang pipil, damdama, nang nagamdi uwak, intaray na, intayab na. Pero makita ko natin dito, even yung uwak, ginamit ng Diyos para lang po mapagpala si Elijah kasi pagod na pagod po siya. Galing sa labanan. Pero ang ginawa ng Panginoon, nirefresh po niya. Pinalakas po muli niya. So makita natin, ano ba ang ating ipag-aalala? No? Kung paano ginamit ng Diyos maging ang uwak para lang ho maibigay. May gagamitin din po ng, ang Diyos na tao o kung sino man, even po yung mga hindi natin kasama sa Diyos, maaari ang gamitin ng Diyos para yung pinagpipray mo na nung panahon na walang-wala ka ay maibigay, matugunan kasi naririnig ng Diyos ang iyong panalangin. Hindi po at hindi po siya ng tao para lang sa ganun. Matugunan ang pangangailangan mo. Makita mo, yung Diyos na tinawagan mo ay tunay ngang buhay at tumutugon sa iyong panalangin. Amen? Amen! Have you experienced that? Amen! Many times na experience po namin yan. Alam niyo po ba dumating ang panahon na wala kami pang sakada ng gasol? Alam niyo ba na alam namin wala na talagang laman yung gasol namin? Kasi ang tagal na, 6 na buwan na. Umabot na ng 6 na buwan. Tapos wala kami pang sakada. Pero alam niyo po yung ano, parang inuudyo ka ka, ulitin mo nga. Yung parang bang may nagsasabi sa'yo, buksan mo nga, ipihit mo nga. Yan, alam niyo, trinayin ko nga. Kasi parang may nagpupunod sa akin eh. Nung inood ko nga, wow! Meron pang apoy! Pwede pang magluto! Miracle ng Panginoon! Kasi even yung wala, God can create gas within. No? Para lang kung maibigay ang ano pangangailangan. Alam niyo, kahapon, ito na, ano, natutuwa naman ako kay Lord. Kasi, pagkatapos ng ulan, di lumabas naman mo ako, nagbibaliw sa ating maliit na bahay. Di ba? Parang ikot-ikot man ako doon. Tapos, parang may nagpumulong sa akin, puntahan ko yung saging. Kung ka pa nga na-upload yung picture eh, di ba? So, nung pagpunta ko doon sa may saging, sinilip-silip ko siya. Na para bang may nag-aano sa akin, bakit meron ng, ang meron kaputi? Oo. Yan sa, sinilip ko. Meron nga! Sabay-sabay silang lumaki! 7! Number 7, God's number, God's provision! Amen! Kaya kagabi, instead na hindi kami sana mag-dinner ng inapoy. Ang kapo mga mga labiti inapoy.
kasi ni Pastor ay bumili na po siya ng pizza. So ang dinner sana namin is pizza. Pero sabi ko, baka masisira naman yung uong. So niluto ko na, kumain tuloy kami ng pizza. Kaya yung, so, yan. Parang, alam niyo ba, yung parang, meron bang nais makain, pero yun ka pala, may ginagawa ang Diyos na talagang makakain ka pala ng ganun. Diba? So thank God. Sabi sa maliit na bagay, nakakapagpasalamat tayo sa Panginoon kasi nag-provide po siya para tayo. Yung ating pong craving sa ating puso ay talaga hong matugunan. Amen! Ayan. Sabi pong ganun, kaya nga, imbis na tayo mag-alala, sabi niya, consider the ravens. So, yung uwak manan. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which neither have storehouse nor barn, and God feeded them. And how much more are you better than the fowls? Praise God. Yung mga ibo, lauwak, awang mat iti, saru-saruta. Hanyang agor-orno. Namawati pagdandanaganta. At dada lang kita, tayap-tayap, lumangagap, wak-wak-wak, or any ibo, bird, tweet-tweet-tweet, diba? Ang saya-saya nila. Meron ako, diba may mga ibo na para bang ang ganda ng tunog? Diba, syempre, nasa bukit kami, naririnig ko yun, para na-appreciate ko, yung kanina naman, pagsagaway siya niya, kasi lang, at dahil itikulot-kulot na kay, see, masaya sila. And that's their way to worship God. They're praising God in their own way, and because they're praising God in their own way, no, hindi sila pinababayaan ng ating Panginoon. So tayo rin po, imbes na mag-worry ka, anong gagawin mo? You have to pray, no? At meron din. At yung mga kapatid natin nasa abroad, kasi alam nyo, uuwi na sila, gaganda na ang ating buong bansa. And magpupunta sa Pilipinas, sa yung mga OFW, yung mga skilled worker natin sa iba't ibang mga bansa, uuwi na po sila dito sa Pilipinas para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay at tayo na po ang mag-e-employ ng ating mga katulong. Ayan. Diba? Tayo na kasi kaganda na marami po maitatayo na mga establishment, mga industries at dito sa ating bansa, yung mga manggagawa, pupunta na sila dito para sila dito magtrabaho. And kasi may bless po tayo ng Diyos. Okay, next. Bilang siya po ay priest of the Most High God. And that is the rule of our Lord Jesus Christ. He is the Prince of Peace. Sabi po na natin gano'n. And sabi niya, He blessed. Ginamit po niya yung authority to bless Abraham. Si Melchizedek, he has that kingly and also priestly anointing because he is our Lord Jesus Christ. So he blessed him. Deuteronomy chapter 7, verse 9, ano po ang sabi? Therefore, know that the Lord your God, He is good, He is God, and the faithful God who keeps covenant and mercy for a thousand generations with those who love Him and keep His commandment. Ayan. Mga kapatid, the only thing is, you have to continually love your God. Because He will keep His commandment unto you. Obey Him. At maranasan mo yung pagpapala ng Diyos. Nang pagpapalang yan, hindi lamang susunod sa iyo, kundi mag-o-overtake sa iyo. He will overtake you. Tingnan niyo ho ang pagpapala ng Diyos because we obey Him and we pray for Him. Dito po sa church, parang ilang taon pa lang po natin ito. Sinimula na po, 2 years? 2 years pa lang po, makita po natin yung progress. No? How the Lord bless His ministry. Although wala po tayo talaga yung tinatawag natin mga, hindi katulad ng ibang church talaga, mayroon silang mga, supporters, ganyan, financial aid, no? Wala naman po tayo lang. With the provision of God, hindi po natin masuka. Kasi, nandito dito tayo sama-sama
nananalangin, sumusunod sa Panginoon, nagmamahal sa Diyos, at nakikita po natin kung paano niya pinagpapala ang kanyang gawain at pinagpapala niya ang bawat isa po sa atin. Amen! Amen. Yes, we are blessed! Oh, ang gaganda niyo kaya dyan, oh. Ang gaganda ng mga gamit natin. Uri ka, aruba tayo lang dahil to church. Noong may tayo dito, ayos na ayos. Diba? Para tayo lumunta sa isang party na ano. But no, napakaganda yung ating pong mga attire na naglilingkod sa Panginoon. Diba, blessing din po yun? Ayan. May mga mahilig na mag-shopping para lang magbibig mga damit. Ganyan. No, so thank God because of His provision sa bawat isa sa atin. Tapat ang Diyos. Although, we're 10 times na hindi tayo nagiging matapat sa Kanya. But still, God, hindi natin matatawaran. No, many times we fall. Many times we fail. No, we fail Him. But still, tinutulungan niya tayong tumayo. Pinalalakas po niya ang ating pananampalataya. At muli, binabalik po niya tayo sa tamang ayos at ng landasin ng ating pagmamahal. God is so great in our lives. Amen? Okay. Now, ano naman ang response natin? Okay. Ginawa niya na ang lahat-lahat, no? Pinagpala niya si Abraham, pinagpapala niya tayo. After na pinagpala ni Melchizedek si Abraham, ano po ang kanyang ginawa? Meron siyang ginawa. Una, he gave God his tithes. Diba? Binigay niya. Meron pong nag-utos kay Abraham na ibigay niya yung ikasampung bahagi ng kanyang samsam. As a matter of fact, si Genesis, wala pang kautos ang punoon. Exodus, mababasa po natin yung commandments, no? Pero in Genesis, the beginning, no? Siya yung nagbigay una sa ating pong Panginoon. At hindi siya inutos sa Diyos. Kundi ito po ay out of His grateful heart. Ibinigay niya ito sa ating pong Panginoon. Ibinahagi niya sa Diyos ang kanyang samsam. Ikasampung bahagi. No? He gave not under pressure, but under pleasure. Hindi ho napilitan. Kundi dahil po siya ay nagmamahal sa Diyos. Willingly, ibinigay niya ito sa ating Panginoon. He did not withheld this place. He did not hold it tight, but He gave it to the Lord. At ito yung tindasyon ng isang matagumpang Kristiyano na ang mga pinagpapala ay marunong din magbalik ng pagpapala sa ating Panginoon. Okay? Kung meron kang itinanim, di ba meron kang aalimin? Kung meron kang ipinungsa, meron kang huugutin. Kahit palaman ang gawin mo. Ang magkarganan niyo mo. Kasi ang mga magayon na yung kami magkapagsa. Kapsa, dahil hindi pagbaga niya. Kitaan kayo. Kapunta ni Abraham na kita, binindisyon na niya ako Diyos ang muyo. Automatically naman na yan. Kapag pinagpapala ka ng Panginoon, huwag mong pagkaitan ng Diyos. He gave His tithes to the Lord. Amen? Amen? And we follow. He is our Father Abraham. Sabi natin, He is our Father Abraham. He is the Father of our faith. And if you have faith like Abraham, then you are able to give what is true to God. Amen? Yan ang nais ng Panginoon. And he enjoyed the presence of God. Fellowshipping with Melchizedek. You know, ang sarap manahan sa presensya ng ating Panginoon. Di po, ito po yung nakita ko na napakaganda. Pakibasa nga si story. Mga awit 8:3-6. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha.
sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Amen. Praise God. Napakaganda po, ano? Yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Sinulat ito ni Haring David. Alam po natin, David is after of God's own heart. No? Talaga yung puso niya nagmamahal sa Diyos. Ito, tingnan natin. Pagka halimbawa gabi, no? Para ma-imagine natin yung sinabi ni David, kapag ka ikaw ay yung bang kabilugan ng buwan, yan, tingay kapos ka kapsan, no, then nagpintas ng plane, agita ka lang ni Jai, agita ka Jai, kumita ka di langit, wino saan, ijingi, ayan, ikagarata, no, kita ang di langit, habang kita ang di langit, makita ang nagpintas, naglawa, di bulan, di bituan, niya, makita, ma-appreciate mo, iti, inaramid ni Apus. Ang kagandahan, ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung may mga pagkakataon na para bang na-stress ako, na-pressure ako, kasi ang daming pressure ng buhay, actually, marami pong mga nararanasan. Sapagkat sa Hong Kong, siyempre magtuturo ka sa mga minumaw namin, mga tinuturoan namin, iba pa yung maghahayom, at iba yung talagang everyday nagtatrabaho ka. Pero dumadating yung time na kailangan mo kumuha ng break. Yung mapag-isa ka lang at magmumuni-muni ka sa presensya ng Panginoon. Usually ang ginagawa ko, pumupunta sa tabing dala. At doon tinitingnan ko yung kagandahan ng nilikha ng Panginoon. At nakikita mo yung kagandahan ng nilikha ng Diyos. Na-appreciate mo yung may likha ng mga bagay-bagay nito. Kaya instead na ikaw ay nagmumukmuk sa isang tabi, tulawas ka, tingnan mo, gaano ba ka ganda ang mga likha ng Diyos. Pumunta ka sa tuktok ng bundok, tingnan mo, sino ang may gawa nito. Pag meron kang kahit yung mga, alam niyo, mga orchids, yung mga talim, tingnan mo, wow, okay ka naman, ang galing naman ng Panginoon. Iba't ibang cookies, iba't ibang kulay, diba? God is our way. Meditate upon the goodness of God, the greatness of God. Kapag gano'n makikita mo, pag pumasok ka sa presensya ng Panginoon, na-appreciate mo ang lahat-lahat na ginagawa ng Panginoon. Take time to stay and linger in the presence of God. At makikita mo, pagpasok mo sa Kanyang presensya, yung kabigatan mo, yung problema mo, sumirali na pinagkataan mo, mawawala. No, si Abraham, kaya niya nagawa ang mga bagay-bagay na imposible kasi nananahan siya sa presensya ng Diyos. Paano niya makayanan na ihandog ang kanyang kaisa-isang anak kung hindi niya nararanasan ang kabutihan ng Diyos? Alam niya, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Mga bagay na hindi natin kaya nagagawa, magkagawa mo kapag ikaw ay sinamahan ng ating Panginoon. Wala nang mas masarap kaysa manahan ka sa presensya ng Diyos, mga kapatid. At kapag naroon ka sa presensya ng Panginoon, para bang ang gaan ng pakiramdam mo, nare-refresh ka. Para bang kahit anong gagawin sa'yo, wala kang pakialam. Because in the presence of God, there is peace, there is joy, there is liberty. Diba? Pag nasa presensya ka ng ating Panginoon. Yun ang ating aasamin, mga kapatid. Manahan tayo sa presensya. And it is a blessing to stay and linger in the presence of God. Wala kang ibang may pagpapalit pa kapag ikaw pinapractice mong manahan sa kanyang presensya. Amen? Alam mo, pag nasa presensya ka ng Panginoon, parang ang nasa harapan ng mirror, nakikita mo lahat ng dumi mo na parang ang Lord sobrang napaka-holy niya. No? Na tingin mo sa sarili mo isang madumi kang basahan lang. Mga kapatid, long to stay in the presence of God. Amen? Praise the Lord. Because He is our King, the King of Righteousness. He is our King, the King of Salem, or the King of Peace. He is our priest. He is our great high priest in the order of Melchizedek. Naroon na po siya
sa presensya ng Ama, nakaupo sa kanan kamay ng Diyos Amang suma sa langit. At He is our great intercessor. Now, whatever time, wherever you are, whatever you do, just call upon the name of the Lord, and He is there. Sasagutin ka niya, poprotektahan ka niya, pagpapalahin ka niya. Amen. Sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Heaven, in the name of your Son, Jesus Christ, we thank you, Lord, because you are our God. Gumawa ka ng daan upang ikaw ay makilala namin ng lubos. Salamat, Panginoon. Nagkukulang kami, pinupunuan niyo po kami. Minsan hindi namin ang alam ang daan na aming tinataha. Itinutuwid niyo po kami. Minsan hindi namin alam kung paano mabuhay ng tama. Tinuturuan niyo po kami. Ipinapakita niyo po sa amin ang tamang direksyon ng buhay. Wala kang katulad sa amin, Panginoon. Whom we have in heaven but you, O God. Blessed are you, our God in heaven. Salamat, Panginoon. Nilikha mo ang lahat-lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo ito para sa amin, Panginoon. Inialay mo ang buhay mo upang kami, O Diyos, ay maligtas. Maraming salamat, dakilang Diyos, na hanggang ngayon tinutugon mo po kami sa aming mga panalangin, sa aming mga dinidisay, dakilang Ama. Nagpapasalamat po kami sa iyo. Dalangin po namin, O Diyos, gabayan mo ang buhay na ito. Pakakaingatan mo, Panginoon, na huwag mawalan sa iyo, huwag malayo sa iyo, Panginoon, kundi sa bawat araw ng aming pagbubuhay. Gawaan mo kami lalo pang higit, dumulog sa iyo, magpaumbaba sa iyo, lumapit sa iyo, Panginoon, magpasakop sa iyo, banal na kalooban. Sapagkat ikaw lamang po, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng tunay na kagalakan sa ibabaw ng mundo ito. Panginoon, lingapin mo ang iyong anak na narito. May kaguluhan sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Ikaw nga po mag-minister. Ang iyong mga salita ay patuloy na mag-usap sa akin. Ikaw, O Diyos, ang tumagal. Tugunin mo ang mga iniiyak ng kanyang puso. Turuan mo na huwag matakot na harapin ang bukas. Dahil ikaw ang may hawak ng bukas. Ikaw ang may hawak ng aming mga buhay. Father, upan mo ang bawat isa na iyong kapangyarihan. Lukuban mo ang bawat pamilya. Lukuban mo ang iglesia nito. Maging ang bawat kabuhayan ng iyong mga anak. I-preserve mo po, Panginoon, na ma-sustain ang bawat pangangailangan nila. Tulungan niyo po kami sa bawat araw na aming pong pagtaha paglapat sa ibabaw ng mundo nito upang patuloy, O Diyos, maluluwalhati ka. Aral na kami ng aming pamumuhay. O God, sa iyo kami maglilingkod. Patatagin mo ang pananampalataya ng bawat isa. Pagtibahin mo ang aming pong paglilingkod sa iyo na hindi mo ito, Lord God, mag-iba ng kahit anong problema at pagsubok. Panginoon, ikaw ang aming kapatagal. Ikaw ang simula at wakas ng aming mga buhay. Turuan niyo po kami na sumunod lamang ayon sa iyong banal na kalooban.
Salamat ng maraming Panginoon. I pray that you bless each and everyone na narito, Panginoon. And bless mo ang kanilang mga buhay. And bless mo ang kanilang kabuhayan, Panginoon. At patuloy nilang maranasan ang kalapitan mo sa kanilang mga buhay. Father God, maraming pong salamat at inaangkin po namin kami lahat ng mga anak po ay tagumpay dahil ikaw ang pinagpumalan ng aming tagumpay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat at patuloy namin tayong iniimbitahan na makiisa po sa every Sunday na aming worship. God bless po sa mga nanonood at patuloy po kami subaybayan. Inaanyan po ko. Kupo kayo upang pumunta, upang papurihan ang ating Diyos. Enjoy. Hi, welcome to Mana Church. Happy Sunday, God bless to everyone. Say welcome to part of Everlasting Life. God bless everyone. Sunday.